So, kumusta? Welcome back to my YouTube channel. So, kamusta kayo? Alam ko, matagal akong hindi nakapag-upload dito sa YouTube, but I'm here. Okay? Watch share ulit ako sa inyo. Share ko lang. Okay. So, meron nagtanong sa akin sa Facebook kung ano, paano nag-work ang pagiging working student ko? Yes? Tama kayo? Working student ako? Nag-start ako mag-working student nung grade 12 ako. Senior high school. Alam nyo yan, struggle is real. Okay? So, dapat college na tayo, but we need to step up sa senior high school. Okay? So, nag-working student ako nun. Nag-try ako. Out of nowhere, walang experience, walang kaalam-alam sa trabaho, sinubukan ko. I pursue that. Okay? Nag-passport ako. Pumasok ako sa passport chain. Nag-apply ako, syempre. Nagpasa ako ng resume, syempre. And after that, nung natanggap ako, pinunta ako in interview, and voila! Nakapasok ako. And yun na, dun na nag-start na pagiging working student ko. Nag-aaral ako, and after nung pag-aaral ko, work. Yes. Ang kagandahan sa fast food chain, kasi mostly, there's a lot of different kind of job here. Napakaraming trabaho na pwede mong pasukan bilang working student dito sa bansa natin. But most of all, marami dyan fast food. Okay? Fast food talaga yung kalimitang tumatanggap sa mga estudyante para i-pursue yung pag-aaral nila. And yun, nag-apply ako sa Jollibee. Yes. And doon natanggap ako, syempre, mahirap. Adjustment period eh. Mahirap mag-adjust. Kasi nga, after school, kailangan papasok ako sa schedule na binigay ng TL. And you know that, pagod ka, yun na lang yung routine ng buhay mo. School, pero hindi. Alisin sa mind na mahirap yun. Ang pag-aaral lang pinakamahalaga, kaya find way para ma-pursue talaga yun. So yun, working student ako nun. And alam nyo ba na kabado ako nung una? Yes, kabado talaga ako. Pero huwag kayong mahihiyang subukan yung mga bagay. Kasi ako, wala akong experience sa work. Pero they helped me para magkaroon ng experience, magkaroon ng knowledge. And yun, first thing na kailangan nating gawin, kailangan nating gawin is time management. Yes, kailangan may time management tayo kasi mahirap. Mahirap yung hindi mo alam yung kung paano mo hahatiin yung oras mo. Napakahirap nun, guys. And kailangan din alisin mo sa mind mo na kapag, kasi may mga estudyante, may mga tao na kapag nakahawak na sila ng sahod nila or ng pera nila is, tag dito, hinihinto nila yung pag-aaral. For me, para sa akin, mali yun. Kaya ka nga nagtrabaho kasi tutulungan mo yung sarili mo makapag-aaral. And third thing na kailangan natin gawin is, tawag dito, be productive. Okay, diba? Be productive. Alam nyo kung bakit. Kasi kung magsasettle tayo sa isang bagay at hindi natin, tawag dito, sinusubukan yung ibang bagay, parang ang boring, diba? Parang boring ng buhay natin. Hanggat kaya naman, kung kaya naman natin, kung binibigyan naman tayo ng magulang natin ng, tawag dito, guidance, ng approval, na magtrabaho, why not? Why not to try? Hindi naman siguro kakainin or pagagalitan ng mga manager out of nowhere. Siyempre, kaya ka nga nagtrabaho to have experience, okay? Para magkaroon ka ng experience. At by that, siyempre, magkakaroon ka ng experience sa ibang bagay, okay? Experience sa ibang bagay. Okay, so, ayun. And until now, kung dati, nung grade 12 ako, nagtatrabaho ako sa Jollibee. Ngayon naman, nagtatrabaho ako sa McDo. Hindi ba? Sa McDo naman ako nagtatrabaho. And based ulit sa experience ko, kailangan dun ka, piliin mo yung work na mas komportable ka at mas convenient sa'yo.
Totoo yan. So ngayon, tatrabaho ako sa McDo kasi yung McDo yung pinakamalapit sa school ko. Yes, dahil may Jollibee pa din. So, tsaka gusto ko rin makatry ng iba, diba? So, ng trabaho. Makatry ng ibang trabaho. Okay? So, ayun. Alam ko mahirap. Maraming pinanghinaan ng loob. Pero, the show must go on. Problema lang yan. Kailangan magpagpatuloy. Kasi alam ko, ngayon, maraming sigat ang mga problema. Kasi nga, after this pandemic, paano yung mga nag-aaral sa private school, diba? Paano yun? Mahirap, diba? So, kailangan mag-isip tayo ng paraan. Maghanap tayo ng paraan kung paano natin masusettle yung problema na yun. Most of the way na kailangan natin gawin is magtrabaho. Huwag natin isettle yung magtrabaho muna. Okay, pwede namang magtrabaho habang nag-aaral at nag-aaral habang nagtatrabaho. Kasi above anything all, education is a must. Mas mahalaga pa rin ang pag-aaral. So, you have question, guys? Comment down there, DM nyo lang ako. And ayun lang, guys. Until my next video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click mo na rin yung notification bell button below para updated kayo na every single video na mag-upload ako dito sa YouTube. So, bye-bye! With you!